Hello, mga kabida! Kumusta kayo dyan? So much sa mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga baguhan dyan, bago lang nakita itong pagmumukha na ito, please don't forget to subscribe my channel. Okay? Click the bell and click also the all para po makita nyo ang mga future videos ko po. Okay? House tour po? Ay, wag na muna po yun. Promise, mag-house tour din ako. Pero sa ngayon, wag na muna po kasi alam na. Busy ako masyado sa school, so hindi ko masyado na-arrange ang house ko. Ano po? Sorry po. Ano? May nag-PM kasi sa akin, sa messenger, ma'am, pwede pa pa-house tour? Sabi ko, siguro, I can promise, after ng pagpasa namin ng mga grades sa school, hindi na ako busy niyan. I can promise na mag-house tour din ako. Sasagutin ko din yung request ninyo. Okay po? Sa mga buguhan yan, tara na, usap tayo. Okay po, so bibigyan natin ngayon ng pansin ang topic natin ay about sa mga bata. Sa mga buguhan yan, tara na, usap tayo. Okay po, so bibigyan natin ngayon ng pansin ang topic natin ay about sa mga bata. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kabida ay positive parenting. Yan. Paano ba? Paano ba ang tinatawag na positive parenting? Ano po? Kuminsan kasi po, tayong mga nanay, kapag galit, hindi na natin masyado napupuna na yung ating actions, yung ating mga salita, hindi na natin na there's no limit anymore. Na ilalabas na natin yung mga hindi man dapat mailabas na mga words sa ating mga anak. It's because nga, nadadala tayo sa ating emotion. Okay, how to be good parents? Number one po, ang tatandaan po natin ay T-O-R-C-H. Okay, so we have T-O-R-C-H. Ano po yung T? Ano po yung T? Okay, yung T po ay target the problem, not the target the problem, not the child. Ano po? Kailangan natin focus tayo sa problema. Dapat makuha natin kung ano talaga yung problema. Kasi hindi po natin makukuha yung solusyon kung ang problema ay hindi natin alam. Ano po? Kasi kaya nga problem solving po eh. Ang bata, natural na po yan. Normal sa kanila na malikot, reasonable. Kasi gumagana din talaga ang utak nila as like us. Kaya lang, matured tayo, sila hindi pa. So, bilang isang magulang, positive parenting po, i-focus po natin yung ating isipan sa problema. Kung nagkaroon man ng conflict, dapat focus natin sa kung ano yung problema. Ano po? Halimbawa, tulad ng umiiyak yung anak mo dahil yung toys niya kinuha ng kapitbahay. Ano po? Kinuha ng kapitbahay kasi naglaro siya sa labas at nakalimutan niyang ipasok 'yon. And minsan yung simpleng action ng batang ganun, kung iisipin, malaki din yun na problema kung hindi natin yun madali, masolusyonan. Ano po? Halimbawa, umiyak nga yung anak mo na, yung laruan ko po kinuha nung kapitbahay natin, or someone, hindi niya kilala, pinick up yung kanyang toys doon sa labas. So, ano yung problema doon? Kasi umiiyak yung bata. Dahil, pinick up nga yung toys. So, ano ka talaga ang pinakarot? Ang pinakarot, sabi nga, i-target yung problema. Dapat turuan natin yung anak natin na kapag naglaro, dapat before sila,
mag-move to another o mag-isip na kung anong activity pa ang gagawin nila, dapat iayos muna. Tulad niya, naglaro siya sa labas. So, dapat, ang gagawin niya dapat ay kunin niya yung laruan at dalhin niya sa loob. Then, kung gusto niya mag-change ng laro o kung ano mang nasa isipan niya, safe na yung laruan niya. So, nakuha natin yung solusyon na hindi na mauulit yun. Kasi syempre, may mga bata na akala nila hindi na kailangan yun. Eh syempre, maganda pa sa tingin nila. So, talaga magkaka-interest yung bata. Yung ibang bata, kumbaga. So, kung maging ugali na ng anak natin na marunong sila mag-keep after na paggamit nila sa toys nila, magsalabas man, magsaloob, hindi na po uulit yung problema yun na mawawala yung laruan niya. Ano po?